Sa loob ng 3 buwan matapos ang pagsiklab ng digmaan sa Pacific ay tuloy-tuloy ang tagumpay at pananakop ng mga Hapon sa Southeast Asia, kaya nagsimula ng magplano ang Tokyo para sa kanilang pag-atake sa Australia, New Guinea, Ceylon at India, at higit sa lahat ay sa Midway at sa mainland US. Pero kahit ganun pa man at kahit na bumagsak na sa kontrol ng Japan ang siyudad ng Maynila sa Pilipinas, ay hindi pa rin nila tuluyang natatalo ang kabuuang puwersa ng mga Amerikano at Filipino sa Bataan, kung saan kinakailangan muna nila itong talunin para tuluyan ang bumagsak sa kanilang kontrol ng buong Luzon. Ito ang kwento ng labanan sa Bataan, ang pagpapatuloy ng pag-atake ng Japan sa natitirang puwersa ng mga Amerikano at Filipino sa Bataan Peninsula na magriresulta sa pagkatalo at pagsuko ng US at Filipino forces sa Luzon na siyang dahilan sa pagbagsak ng Luzon at Bataan Death March. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa buwan ng February 1942 ay sunod-sunod ang pagkatalo ng mga Hapon sa puwersa ng mga Amerikano at Filipino sa Bagak Orion Line sa Bataan. Pero dahil sa kakulangan sa supplies at pagbarikada ng mga Hapon sa Bataan Peninsula ay gutom ang inabot ng mga Filipino at Amerikano. Higit sa lahat ay kumalat pang sakit na malaria sa mga Amerikano na siyang nagpahina sa kabuuang puwersa ng US at Filipino forces sa Bataan. Samantala, si General Homma naman ay napilitang humingi ng reinforcements sa Tokyo dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkatalo sa Bataan. Sa mga panahong iyon, si General Homma pa lang ang natatanging general na Hapon na natalo sa digmaan. Pero dahil na-corner naman ito ang kabuuang puwersa ng US sa Bataan, ay pinagbigyan pa rin ito ng Tokyo. Kaya pinadala ng Tokyo ang kanilang reinforcement kay General Homma, ang 4th Japanese Division na mula sa Shanghai. Kasama nito ang napakaraming artillery na darating sa Pilipinas sa March 15. Habang hindi pa dumarating ang reinforcement ni General Homma, ay nagpapahinga naman ang kanyang mga sundalo sa Luzon. Sa pagtakbo ng araw ay palakas ito ng palakas, habang pahina naman ang pahina ang US at Filipino forces sa Bataan dahil sa kakulangan sa pagkain. Samantala, si General MacArthur naman ay naging bayani sa pananaw ng bawat Amerikano sa US dahil sa kanyang personal na media coverage sa kasagsagan ng digmaan na pinapalabas sa mainland US, kung saan lahat ng mga Amerikano sa Amerika ay tinitingala ang pagdepensa at kabayanihan ni MacArthur sa Pilipinas. Kaya alam ng Washington na kapag mahuhuli si General MacArthur ng mga Hapon ay babagsak ang moral ng mga Amerikano sa Amerika. Kaya kinakailangan nila itong mailigtas bago pa man tuluyang bumagsak sa kontrol ng Japan ang Bataan. Kaya noong February 22, sa kasagsagan ng bakbakan sa Bataan, inutos kaagad ng presidente ng Amerika na si Franklin Delano Roosevelt na umalis na si MacArthur sa Pilipinas para bamunuan ang pwersa nila sa Australia at Southwest Pacific. Pero tinanggihan ito ni General MacArthur dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pwersa sa Pilipinas para hindi bumagsak ang moral ng kanyang mga sundalo. Pero dahil sa desperasyon at kakulangan ng supply sa Bataan, ay napilitang umalis si General MacArthur sa lugar noong March 11, kung saan sa Mindanao ito dumaan sakay ng PT boats at inilipad papuntang Australia. Bago umalis si General MacArthur ay tinalaga muna nito si Brigadier General Bradford Chinoweth bilang commander ng Visayan Force sa Visayas, na sa mga panahong iyon ang Visayas ay hindi pa nagagalaw ng mga Hapon, at para na rin makapag-focus si General Sharp na madepensahan ang buong Mindanao dahil sa paniniwala ni General MacArthur ay ilang araw na lang babagsak na sa kontrol ng mga Hapon ang kabuuan ng Luzon.
At kung tagumpay na madidepensahan ni General Chinoet ang Visayas, ay doon sila magsasagawa ng kanilang counter-offensive laban sa puwersa ng Japan sa Pilipinas. Inutos na nito kay Major General George Moore na paghandaan na rin ito ang pagdepensa sa isla ng Corregidor kung sakaling tuluyang babagsak ang bataan sa mga Hapon. Samantala, bumagsak naman kay General Wainwright ang kabuuang command ng American Force sa Pilipinas na may huling utos mula kay General MacArthur na kinakailangang lumaban ng kanilang puwersa sa bataan sa abot ng kanilang makakaya. Nang makarating si General MacArthur sa siyudad ng Adelaide sa Australia noong March 17, 1942, ay nangako itong babalik sa Pilipinas kung saan doon niya ibinigay ang kanyang famous words na "I shall return." Ibinigay naman kaagad ni General Wainwright kay General Jones ang commander ng South Luzon Force na umatras sa Bataan ang 1st Corps ng Bataan, habang ibinigay naman ang overall command ng peninsula kay Major General Edward King. At sa katapusan ng March ay napa-improve ng mga Amerikano ang pagdepensa sa Baga Co-Orion Line. Samantala, si General Homa naman ay nagsimula na rin magplano sa kanilang final attack sa US Defense Line, kung saan ayon sa kanyang plano ay magsasagawa ito ng tatlong sabay-sabay na pag-atake sa paligid ng Mount Samoth. At kung tagumpay ay didiretso sila sa Mount Limay, at mula doon ay didiretso naman ang mga Hapon sa Mariveles. Inatasan si Lieutenant General Kitano Kinzo na siyang aatake sa Mount Samoth, na susuportahan ni General Nara kasama ang Japanese 65th Independent Mix Brigade. Kaya sa mga huling araw ng buwan ng March ay sunod-sunod ang aerial bombardment na isinagawa ng mga Hapon sa linya ng US at Filipino. At noong March 28, inutos na ni General Homa na simulan na ang kanilang pag-advance. Dalawang araw ang makalipas noong March 30, unang umatake ang Japanese 16th Division laban sa 1st Sector. Madaling araw ng April 3, nagsimula na ang main attack ni General Homa. Pinaulanan ng artillery fire at aerial bombardment ng mga Hapon ang mga Amerikano at Filipino na dumidepensa sa Mount Samoth Line. Sa loob ng 6 na oras na pambobomba ng mga Hapon ay nawasak nito ang mga depensa ng US sa lugar. Kinahaponan, nagsimula ng mag-advance ang Japanese soldiers kung saan isang madugong bakbakan kaagad ang naganap. Habang papa-advance ang puwersa ng mga Hapon sa pamumuno ni General Kitano, ay sinalubong ito ng 21st Division ni Brigadier General Mateo Capinpin. Pero dahil sa superior firepower ng mga Hapon, ay dahan-dahan itong naitulak paatras ang puwersa ni General Capinpin. Pagsapit ng gabi ay 1 kilometro na ang na-advance ng mga Hapon mula sa main line of defense ng US at Filipino forces. Ipinadala naman kaagad ni General Parker ang reserve troops papunta sa left flank para mapigilan ang pag-advance ng mga Hapon sa Catmon River. Pero sunod na araw, nagsagawa na naman ulit ng aerial bombardment ng mga Hapon sa papaatras na puwersa ng mga Filipino at Amerikano. Sa sumunod na araw ng April 4, kontrolado na ng mga Hapon ang main defense line ng US sa lugar at tuloy-tuloy naman na umatras pa south ang mga Filipino at Amerikano. Ipinadala naman kaagad ni General King mula sa Mariveles ang kanilang reinforcement para suportahan ang papaatras nilang puwersa. At noong April 5, nagsimula muli sa pag-advance si General Kitano, pero isang madugong bakbakan ang naganap nang harapin itong muli ni General Capinpin. Pero napilitang umatras ang puwersa ni General Capinpin dahil iniwan sila ng US artillery sa lugar, hanggang sa makorner na ang kabuuang puwersa ng mga Filipino na nahuli ng mga Hapon, kabilang na si General Capinpin bilang prisoner of war. Sa sumunod na araw, April 6, nag-counterattack ang ipinadalang reinforcement ni General King, pero winasak ito ng mga Hapon nung walang kahirap-hirap. Samantala, sa pinakasentro ng mainline ay unti-unti na rin winasak ng mga Hapon ang puwersa ng mga Amerikano.
Nang magsimula ng umatake ang mga tangke ng mga Hapon, ay unti-unti nang bumagsak ang depensa ng mga Amerikano hanggang sa umatras na ang 31st Regiment ng US papunta sa San Vicente River. Sa araw na yon, nawasak ang dalawang divisyon ng mga Amerikano sa bakbakan. Sa sumunod na araw ng April 7, nagpatuloy ang bakbakan sa lugar hanggang sa napasok na ng mga Hapon ang San Vicente Line at napilitang umatras sa mga Amerikano sa bahaging east ng lugar. Samantala, sa bahaging west naman ay tuluyan ang nawasak ng mga Hapon ang 33rd Regiment ng US habang tumakas naman sa kagubatan ang iilang mga Filipino soldiers. Sa araw ding yun ay tuluyan ang umatras ang kabuuang pwersa ng mga Pilipino sa bakbakan dahil na rin sa walang tigil na pagpapaulan ng mga bomba ng mga Hapon gamit ang kanilang mga aircraft. Ipinadala naman ang kaagad ni General King ang 26th Cavalry Regiment para i-cover ang pag-atras ng mga Filipino at Amerikano sa lugar. Kinahaponan narating ng US forces ang Mamala River kung saan doon sila gumawa ng bagong defensive line, pero tuloy-tuloy itong inatake ng mga Hapon kaya umatras na naman ang mga Filipino at Amerikano hanggang sa Alangan River. April 8 ay tuloy-tuloy na ang pag-atras ng mga Filipino at Amerikano pa south sa Bataan Peninsula at wala rin itong tigil na hinahabol ng mga Hapon at inuulan ng bomba sa kanilang mga aircrafts. Sa mga panahong yun, alam na ni General King na ilang oras na lang ay tuluyan ang mawawasak ang kanilang buong pwersa kapag hindi pa sila susuko. Kaya inutos na nito na wasakin na lang ang lahat ng kanilang mga kagamitang pandigma. Sa sumunod na araw, April 9, narating na ng mga Hapon ang headquarters ng mga Amerikano sa bayan ng Mariveles, kung saan sinalubong ang mga Hapon ng mga puting bandila. Ilang minutong makalipas, sumuko na si General Edward King sa Imperial Japanese Army ni General Homma. Matapos ang pagsuko ni General King, nakiusap pa si General King kay Major General Nagano na sana ituring ng maayos ang lahat ng kanyang mga sundalo bilang mga prisoners of war. Nasinagot naman ni General Nagano na ang Imperial Japanese Army ay hindi mga barbarians. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil matapos ang pagsuko ng mga Amerikano sa Bataan ay hindi ito bibigyan ng pagkain at tubig na inumin ng mga Hapon ng kanilang mga prisoners of war sa Bataan at pinagmarcha sa kasagsagan ng tag-init o tag-araw sa Pilipinas mula sa Mariveles papunta sa San Fernando, ang Bataan Death March na kumitil sa mahigit 2,300 na mga Amerikano at mahigit sa 10,000 mga Filipino ang namatay. Pero hindi pa doon magtatapos ang kalupitan ng mga Hapon sa mga Pilipino at Amerikano sa Pilipinas. Simula pa lang ito ng kanilang 3 taong pamumuno sa bansa kung saan napakaraming krimen ang ginawa ng mga Hapon sa Pilipinas. Pagpatay, panggagahasa sa mga kababaihan at kung ano-ano pang mga kademonyohan ang kanilang ipinatikim sa mga Pilipino na siyang dahilan sa paglakas ng Japanese resistance sa buong Pilipinas. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisec TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.